Magandang araw po sa ating mga kaibigan. So ngayong araw po, talakayin po natin yung 21 days conditioning po ng ating manok palabong. So first day po, kailangan isama na din po natin yung pagkain pala. So 40 grams lang po ibigay natin na mga mix feeds po sa ating manok palabong. Then sa D1 po, mag deworming po tayo. Gamit po yung astig deworming. So 5:30 po ibigay natin sa ating manok palabong. So dapat empty stomach po. So hindi po tayo magpakain sa hapon. So sa dito, so gumising tayo ng maaga para maglinis po natin sa ating kulungan or sa coding area para hindi po makain ang dumi ng ating manok. So by 8 AM, so magdilaos tayo or paliguan natin yung manok natin gamit ang ceramide shampoo. So after po magpakain sa hapon, turukan po natin ng Vitamax or Bixan. So mga 0.5 ml lang po pag brood cup, then 0.3 pag stag lang po yung manok natin. Then take note po, sa kanan lang po tayo magturok, kanan po ng pitso ng ating manok. So sa D3 po, gagamitan natin ng Amtel 500, yung bacteria flushing. Then sa D4, doon na tayo magsisimula ng exercises ng manok natin. So gigising tayo ng maaga, ng 4 AM ng umaga. So rotation po, exercises, so flying, scratching, running, ayan. So sa D5 naman, so exercises ulit. So gising tayo ng 4 AM, then pailaw, sampi, scratching, then 10 times flying. And then pagkatapos mga 6 AM, ibigay tayo ng Respigen 7 drops for brood cup, then 5 drops for stag. Then sa D6 naman, okay, rotation ulit, same pa rin yung ginagawa natin. Gising tayo ng 4 AM, so sampi, stretching, flying pin. Ayan. So sa D7, doon na tayo mag-sparring. So sparring po tayo ng 3 salpukan, tumama man o hindi. Tapos magbigay tayo ng reload plus before and after po ng sparring natin. Para kasi yung reload plus para sa stress po kasi ng manok natin. So parang stress reliever po yan. So sa day 8, so magbigay po tayo ng ilturo para gumanda ang katawan ng ating manok. Then rotation ulit, so 4 AM ulit, pailaw, sampi, pakaskas, then 10 times flying. Then after sa mga ginagawa nating exercises, so yan, bigay natin yung ilturo. So sa D9, again rotation ulit. So gising ulit tayo ng umaga para sa scratching, flying pin, yan, running, tapos sampi. Then pagkatapos sa mga exercises, magbigay po tayo ng again Respigen 15 after po sa mga exercises. Then sa D10, purgahin natin yung ating manok gamit pa rin yung astig na deworming sa hapon. So same pa rin, di tayo magbigay ng pagkain sa hapon. So empty stomach din yung manok natin. So sa D11, okay, rotation pa rin. So 4 AM, pailaw, pakaskas, sampi, ayan. Then flying 10 times. Then sa D12, ganun pa rin, pailaw, 4 AM, pailaw, pakaskas, sampi, then palakad, then running pin. Then again, magbigay ulit tayong Respigen 15. So sa D13, sa umaga, sparring, tapos magbigay ng reload plus before and after the sparring. So sa hapon, pagkatapos magpakain, magbigay ng ilturo. So sa D14, so gising tayo ng 4 AM para sa pailaw, pakaskas, palakad, sampi, then 10 times flying. Then sama natin yung music para masanay po sila sa ingay.
So sa D15, so magdilaos po tayo, paliguan po natin yung manok natin pagkatapos magbigay po ng Amtel 500 for anti bacteria flushing. So sa D16, so gising ulit tayo ng 4 AM para sa pailaw, pakaskas, palakad, then sampi, then 10 times flying. So sa D17, rotation ulit, so gising ulit ng 4 AM para sa pailaw, pakaskas, palakad, sampi, then 10 times flying. Then pagkatapos mga 6 AM, so magbigay ng Respigen. Day 18, magturok ng Vitamax or Bixan after meal sa hapon. So 0.3 pag stag, 0.5 ml pag broadcock. So since tapos na po tayo sa kanang bahagi ng pitso, so doon na tayo sa kaliwang bahagi magturok. So sa D19, so ito ng time na kailangan natin ipahinga yung manok natin. So magbigay ng Voltplex TQ 1 couplet after feeding sa umaga. Ito kasi nagpalakas ng palo ng ating manok panabong. Tapos magbigay ng Reload Plus after meal sa morning, then Reload Plus ulit after meal sa hapon. Tapos yung pagkain natin, so magbigay po tayo ng 75% na lang na pagkain. Tapos mas mabuti kung hindi na tayo magbigay masyado ng tubig. So instead na tubig po yung ginagamit natin, asukal na lang na may halong tubig. So sarang asukal, tapos 1 liter na tubig, tapos painom natin siguro mga 2 sip-sip, tapos tanggalin natin. Pagkatapos palitan natin ng fresh water, tapos 2 sip-sip, tapos kunin na natin. So yan, ginagawa natin after natin magpakain ng ating manok. Tapos ilagay po natin sa 3x3 after 2 hours. Tapos balik sa kulungan, then balik sa 3x3 every 2 hours hanggang sa hapon. So sa D20, ang pagkain natin is only 75%. Then Voltplex ulit sa umaga after nating magpakain. Then magbigay ng Respigen sa 6 PM. So sa hapon na naman natin ibigay yung Respigen. So 7 drops pag broodcock. Then same pa rin, yung tubig natin na gagamitin is may halong asukal. Tapos sa gabi, ilagay natin yung manok natin sa kulungan. Tapos takpan natin ng mabuti para hindi po sila ma-disturbo yung pagpapahinga nila. So sa D21, ito ng D05. So Voltplex ulit. Voltplex QQ after meal sa morning. So, tapos yung pagkain po natin dito is only 50% na lang po yung ibigay natin. So since 40 grams po yung binigay natin, so dito kailangan nasa 20 grams na lang yung ibigay natin sa ating manok. And then hindi na po tayo magbibigay ng tubig. So mas maganda siguro kung may hinog na mangga. So yun yung ipapakain natin, so after natin sa after feeding po natin sa umaga. Eh pag walang mangga, hinog na mangga, again yung tubig na may halong asukal yung ibigay natin. So 2 sip-sip lang. And then bago natin ibiyahe yung manok natin, so huwag po natin kalimutan magbigay ng 7 drops pag broodcock ng Reload Plus. Then pagdating natin sa sabungan, magbigay tayo ng 7 drops ulit ng Reload Plus. So hanggang dito na lang po. So maraming salamat. And then don't forget to like and subscribe my channel para updated tayo sa mga bago kong video. Okay, so maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.